Ang mga pangalan ng places, the distance, the locations, the description, it fits the Bible talaga kung ano sinasabi. Kaya talagang wala kang makitang dahilan pa rin hindi ka maniwala sa Bible. Kasi everything in the text of the Bible, pinapatunayan ng biblical geography or ng location ng mga lugar dito sa bayan ng Israel. So, believe the Bible, it's authentic. Originally, ang pangalan kasi ni Jacob ay Jacob. And then, nung siya nakipag-wrestle sa Panginoong Diyos, so from Jacob, binago ng Diyos ang kanyang pangalan into Israel. And the meaning of the name Israel is wrestle with God. Nakipag-wrestling or nakipag-unog si Jacob sa Diyos. So pagkatapos noon na siya ay managumpay, pinagpala siya ng Panginoong Diyos, pinas ng Diyos si Jacob. And from then on, mga kapatid, yun na yung naging katawagan talaga sa kanya. So instead of Jacob, mas kilala na ito bilang Israel. Israelites dito sa land of Israel, in the land of Canaan, they requested to Moses, kay Joshua, na magpaingon sila doon. So yung dalawang kanating tribe ng Israel, si Reuben, at saka si Gad, at saka yung kanating tribe ng Manasseh. Kasi nakita nila, especially along the Jordan River, na napakagandang mag-raise ng livestock store. Kaya sabi lang, dito na lang kami kasi ito yung pinakatrabaho namin. So may naiwan na dalawat ka nating tribe noon sa Jordan or beyond Jordan. And then yung 9.5 tribe naman na dito sa Israel. So ngayon itong location natin, especially itong Mount Gilboa, and then mamayang overlooking ninyo yung Valley of Megiddo, one of the majestic valley dito sa land of Israel. It belongs naman sa land inheritance ni Issachar. And the Bible says, especially in the book of Revelation, that this shall become the battle place in the end of days. So yung good and evil, ito yung mid-up nila, ito yung medium point ng mga alay ng Panginoong Diyos and yung kay Satan naman or sa Antichrist. And according to the biblical narratives, yung dugo na dadanap dito sa valley of Megiddo ay aabot hanggang sa ilong ng kabayo. So kaya kanyang kanindi yung battle na magyayari dito sa Megiddo or in the valley of Armageddon. So ito na po yung Mount Gilboa, yung sa area na yan. And magkakaroon tayo ng magandang panoramic view mamaya. And yung pinaka main location kung saan namatay si King Saul, yun talaga yung ating pupuntahan. And we're going to learn wonderful lessons dito sa Mount Gilboa. So para sa kasaysayan ng Mount Gilboa, 1 Samuel chapter 31 po tayo, no? Lalo na doon sa mga nag-jot down. Ayan. So sabi po rito sa 1 Samuel chapter 31, "Now the Philistines fought against Israel, and the men of Israel fled from before the Philistines and fell down slain in Mount Gilboa." So try to imagine, okay? Yung battle ng Philistines at yan ng mga Israelites ay nagmula po dyan sa Valley of Armageddon or Jezreel Valley or Valley of Megiddo. So ngayon, nung ma-realize or makita ni King Saul na talagang sila yung nadadaig na ng mga Philistines, so ang nakita niya na itong Mount Gilboa could be a place of refuge. So kaya mula dyan sa Valley of Megiddo, inakit nila yung bundok na ito para maka-escape sana sa mga Philistines. Pero tignan natin kung ano yung mga sumunod na pangyayari. "And the Philistines followed hard upon Saul and upon his sons, and the Philistines slew Jonathan and Abinadab and Melchishua, Saul's son." So napaka-tragic nung nangyari, ano? Hindi talaga sila tinantana ng mga Philistines.
So dito sa Mount Gilboa, mga kapatid, namatay yung tatlong anak ni King Saul na supposed to be si Jonathan ay magiging successor ni King Saul. So patay si Jonathan, patay si Abinadab, and patay rin si Melchishua dito sa bundok na ito. Hi guys! This is Mount Gilboa and this view is Jezreel Valley. So ang lesson learned from Mount Gilboa is obedience is better than sacrifice. And without obedience, there is no blessing.